Hi guys, gandang umaga. Tagal-tagal na dito sa bahay namin. Ngayon ko lang napansin kasi kwan, meron pala ditong tinatawag na viral fruits. Ayan, no? Viral fruits. Yan. Ang viral fruits ng Ate Big. Ang dami niyang bunga. Masarap pala yan, di natin nalalaman mga ka-crazy. Napakasarap pala, napakatamis palang prutas. Ayan o. Dami ng bunga. Sobrang tamis niyan. Oh, yan yung viral fruits ni Ka-Agri TV. Oh, dami. Oh. Napakadami ng bunga. Titingnan niya talagang hitik na hitik sa bunga. Mga ka-crazy. Hindi ko lamang alam kung kaya kong tikman ang prutas na ito. Kasi napanood ko lang at nakita ko na kinakain naman niya ni ka-vlog na Ka-Agri TV. So sabi ko, pwede ko rin sigurong subukan. Ano kaya? Mga ka-crazy, testingin din kaya natin. Ayun o, dami o. Masarap daw yan. Inalalaglag lang yan dito o. Tingnan niyo o. Nahuhulog lang yan. Ang laki-laki ng puno yan o. Ang kapal ng bunga. Tingnan niyo, mga ka-crazy nito. Ngayon ko nalaman na ito palang prutas na ito. Ay, viral fruits. Yan, dami-dami niya sa amin, sa probinsya. Ayun, oh. Oh, siguro mga hinog na yan. Man. Testingin natin, pero parang hindi pa sa mga hinog. Maliliit pa yung bunga niya. Lalaki pa yan. So, hintayin natin lumaki. Malalaman natin daw kung hinog na. Pagka binitak natin, basta malambot-lambot na, tapos hindi pa nakabukas yung puwet. So, hindi pa napapasok ng insekto pagka ganun. Ayun, oh, napakakapal ng bunga, oh. Nakaka-crazy. Oh, tingnan niyo, oh. Oh, ay paano nga kung masarap yan? Binabaliwala lang natin. So, siguro, baka pinagtatawanan ako ng iba kasi sabi nila, lasong daw yan. Kaso, eh, ba't kinain yun nung mate ko nga kumain ng prutas na yun? Hindi naman, wala naman nangyari. Oh, yun o. Parang nakataka ko nga eh. Ito yun mo talaga. Ayun. Dati diyan sa lupa, o nangangahulog lang yan. Pero wala pa siyang nanguhulog eh. Taras ako ng konti para makita nyo yung gano'ng kadami yung bunga sa taas o. Ayun o. Napakakapal ng bunga. Ayun, parang hindi na ako makapaghintay mahinog ah. Pero mapakadami ng dakta niyan mga kuwan. Uy mga bata, huwag yung basta susubukan kainin ng prutas na ito. Hindi ito advisable na kainin ha. Baka kainin to ng mga bata na hindi alam ng mga magulang. Hindi po namin ginagawa ito para kainin ng mga bata. Kasi hindi familiar sa atin. Oo nga, lagi nasa kikita natin sa ating paligid. Pero hindi familiar na kainin yung prutas na yun, oh. Kailangan talaga miwas ng kaalaman sa agrikultura, no? Dapat alam din natin kung paano, no? Teka, may mga hilaw pa to eh. Kailangan daw malaman natin kung hinog na. Ayan, oh. Ayan, oh. Matigas pa, matitigas pa siya, oh. Matigas pa.
Eh, ginagawa lang tong gulong ng mga truck-truck nung kuno, bata pa ako. Oh, yun, oh. Oh, matigas pa siya. Hindi pa siya pwedeng kanin, oh. Pagka dumalambot na, tapos naka alas, hindi bali, basta sarado pa yung plate, hindi wala pa siyang pumapasok na kuhan na insekto. Ano, tama, oh. Ano, para sarap. Hindi yung pag-insekto pa sinasabi. Hindi. Masarap talaga ito nakakain. So, hindi nasasayang, hindi nahuhulog lang. Napakatamis daw ng prutas na to. Kasi hindi ko pa sigurado kung ano talagang lasa. Mga ka-crazy. Antayin natin siyang mahinog. Pag hinog na siya, babalikan ko kayo para makita ninyo kung paano natin siya tikman. Para kung sigurado talaga nakakain. So, hindi lang ako yung makatikim. Yung karanas itong experience na to. Ano, tingnan yun, napakadami ng bungo ng tibig na to. Oh, andito lang yan sa aming pan, bakuran. Oh. Yan, oh. Oh, andito lang yan. Ito lang yung bakuran na. Eh, dati nahuhulog lang yan dito, oh. Mga ka-crazy. So, sayang kung mahuhulog lang at hindi natin makakain. Kaya hintay-hintay natin mahinog. At pag nahinog yan, makikita nyo rin kung paano natin din tikman. Malalasahan natin. Siguro mga dalawang linggo pa siguro baka hinog na yung mga prutas na yun. Parang lasones. Lasones yun. Siya po mga ka-crazy, siguro sa pagbabalik natin, sa pasusunod natin vlog, makikita nyo na na hinog na yung mga prutas na yan. So, tara. At ating panoorin muli. Tingnan natin muli.